Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat, sa aking mga followers, subscribers, friends here and abroad. Nurse Caloy po. At actually, it's 1:40 in the afternoon po rito sa Pilipinas. At dito ako sa Dasmariñas, Cavite. Gagawa po ako ng isang video dahil out of frustrations. At sa mga nababalitan ko, sa aking napapunod na babasa, ay sobra-sobra na ang mga ganap dito sa ating bansa. Una po, ito ay yung mga local ordinances o yung mga pinapatakbong batas ng mga lokalidad. Halimbawa sa Maynila, yung sinasabi na nila na no parking sa mga bangketa, bawal magtinda sa bangketa, panahon pa ni Mahoma yan. Tandaan po niyo mga kaibigan, mga aking mga followers, subscribers, itong mga batas na to, mga ordinansya na to, ay mga ningas kugon. Bawat mayor, bawat etcetera, pagbabago ng gobyerno sa munisipalidad, pabago-bago, paulit-ulit, pero andyan pa rin. May nangyayari ba? Kaya ako tinatawag na ningas kugon. Okay. Mapunta po tayo ngayon sa mga balita ngayon sa Senado. Pinag-uusapan ngayon ang ipagbabawal ang pag-angkat ng mga ukay-ukay dito sa Pilipinas. Wow! Alam nyo ba? Ang ukay-ukay ay maliit na halaga layan, halaga, at malaking tulong sa ating mga kababayan. Ito ang aking napansin. Ipagbabawal ang ukay-ukay na angkatin dito sa Pilipinas. Pero, yung mga illegal na droga, illegal na bawang, sibuyas, gulay, karne, manok, galing China, na inaangkat dito sa Pilipinas. Nagbabayad ba yan ng mga taxes? O nahaharang yan sa customs? Naglalagayan yung mga mayayaman, mga businessman, mga traders na yan. Ang ukay-ukay, magkano lang po yan? Okay palagi natin gawin ng legal. Tama sabi nga ni Senator Tulfo, gawin na lang legal ito at magpataw ng taxes. Tama po, pero meron pa rin hindi tama. Dapat iparehas yung mga nag-aangkat ng mga gulay, bigas, karne, manok, kawawa ang ating mga farmers, mga small business owners dito sa Pilipinas. Yun dapat napansinin nyo. Pangalawa, yung droga. Yun ang unahin nyong manmanan. Bigyan ng pangil na batas. Huwag yung mga ukay-ukay. Pangatlo, ito naman ang sabi ng Department of Health. Nakakabawas daw ng dignidad ang ating bansa. Alin? Sa pag-angkat ng ukay-ukay? Kalukuhan kayo. Kayo nga mag-aral. Define what is dignity or dignidad. Ang bansa ba natin? Iniisip ba nila ang dignidad kung sila ay nangutang sa ibang bansa at pinapadalan sila ng mga relief goods? Kung ano-ano mga karne, delata o ano? Yung mga pag-angkat ng mga karne, manok, sibuyas, yan ay kinakain. Mas delikado yan. Yung health issues na pinagsasabi nyo, yan ang bantayan nyo, hindi yung isinusuot. Okay, palagay natin, health issues yan. Ako'y isang nurse. Alin ang unahin mo? Yung isinusuot mo o yung kinakain, sinusubo mong manok, baka, galing China na hindi mo alam kung pumasa yan sa health standards. Hindi mo alam kung anong pinapakain yan doon sa ibang bansa. Mga dilatan peke. Yung mga ukay-ukay na yan, galing sa ibang bansa, branded. Galing ako, America, I live half of my life sa US. Ang quality ng ukay-ukay na yan, pag dinala rito, ay napaka saya ng tao. Dahil mura na, nakalasap sila ng branded na damit. At asan yung dignidad na pinagsasabi niyo? Asan yung health issues? Pag ang pag-usapan niyo, pag angkat niyo ng mga bawang, sibuyas,
manok, baboy na galing China. Yun ang pagtuunan nyo ng pansin, huwag yung ukay-ukay. Malilit na business trader lang yan. Ay sus, kayo mga paggawa-gawa nyo ng batas, puros palpak. Pangatlo, issue, yung NCAP. Ang sinasabi ngayon ay, no, yung NCAP, anong ibig sabihin nun? No contact apprehension policy. Nagpapatawa lang po tayo. Ang ating mga kababayan, they gave their own definition o binigyan ng meaning yung acronym na NCAP. Sa ating mga netizens, mga kababayan, hindi po no contact apprehension policy ang ibig nila sabihin. Dahil yan po ay pera. Kaya ang sabi nila sa NCAP, nasa camera ang pera. Totoo po yan. Bakit sila gagawa ng polisiyang ganyan? Ano to? Nasa third world country tayo. Dapat ang nag-isip kung sino man yung henyong yan, ipapa-implement mo yan dito, no NCAP, no contact apprehension policy. Bakit? High-tech na ba ating mga camera, mga CCTV? Ang ating mga kalsada? Galing ako, sabi ko sa inyo, sa California at sa Hawaii, meron yan, no contact apprehension policy. Pero ang kanilang mga CCTV ay magaganda, high-tech. Ang kanilang mga daan, magaganda. Dito sa Pilipinas, dapat ang suggestion ko, kung sino mang nagbigay ng polisiyang yan, pag-aralan nyo maigi. Dahil ang pera yan sa LGU at sa mga LTO, napupunta ang pera. Kaya nga sabi ng mga kababayan natin, NCAP, nasa camera ang pera. Sa Amerika, pag nahuli ka ng speeding, makikita ka na sa camera niyan. Magugulat ka na lang, may marireceive ka na lang ticket. O kaya may marireceive kang notice from the court na kailangan mo mag-appear. Eh dito sa atin yan, paano? Paano implement yan? Pangalawa po, sa suggestion ko, bago kayo pumunta sa ganyang NCAP na yan, turuan nyo muna yung mga MDA nyo. Bigyan nyo sila ng klase or orientation, pagbasay nyo, pag-interpret ng batas, trapiko. Marami sa kanila ang hindi marunong mag-interpret. Kasi nga, English eh. Yan isa pa. Kaya pasalamat ko kay Idol Robin. Dapat ang mga instructions at communications na yan ay Tagalog, translated sa Tagalog, para yung mga MMDA natin, hindi ko sila minamaliit. Pero dapat sa Tagalog po yan, para alam nilang i-implement yung batas. Marami sila, I drive here sa Pilipinas. Nagmamaneho ako rito. Marami ako na nakaka-encuentro mga MMDA, hindi nila alam batas. Eh ako, marunong. Kaya dapat, bago kayo pumunta sa NCAP na yan, bigyan nyo muna sila ng kanilang traffic 101 or lesson, pag-aralin nyo sila tungkol sa batas trapiko. At ayusin ng kalsada. Ayusin yung mga satellite, mga CCTV na yan. Nakaka-frustrate po eh. Gagawa kayo ng mga policy, pero hindi nyo binibigyan ng priority yung number one na problema dito sa Pilipinas. Katulad niyang langhiyang virus na yan sa Department of Agriculture. Ha? Maraming corrupt. Hindi lang endemic ang virus na yan. Walanghiyang virus o walangyang virus na yan dito sa Pilipinas. Bato-bato sa langit, ang tamay huwag magagalit. Pero dapat yan unahin ng ating gobyerno. Igawan niyang batas yung plunderer corruption na yan kaysa sa traffic violation. Droga, yan ang bigyan nyo ng pansin. Yung pagbibigyan ng tax sa mga ukay-ukay, traders, ba't di nyo bantayan yung mga nag-aangkat dito ng mga bulto-bulto na karne, bawang sibuyas? Pinapatay nyo ang agriculture business dito sa Pilipinas. Ukay-ukay, bibigyan nyo ng batas, pagbabawal nyo, my goodness. Mga klaseng mga
gumagawa ng batas dito sa Pilipinas. Sabi nga nung Juan, ang mga lawmakers daw dito sa purus joker, kengkoy. Walang prioridad eh. Ang dami-dami. Bantayan nyo yung Department of Agriculture, Bureau of Customs, LTO, andyan ang mga buhaya. Mga pulis, trapiko. Turuan sila ng batas trapiko, hindi yung NCAP. Ano, gusto nyo gumaya sa ibang bansa? Ang layo pa ng Pilipinas. Hindi nyo pwedeng gayahin. Ano kayo? Yan sinasabi ko sa inyo, gaya-gaya po tumaya. Please, study your policy before you implement. Try to see the bigger picture. Pag-aralan nyo yung pros and cons, yung budget. I-educate ang mga tao para sila ay matuto at bantayan yung LTO, Bureau of Customs, Department of Agriculture, at lahat na. Kasi kalat ang langya virus, which ang simptomas ng walangya virus dito sa Pilipinas, ang simptomas po niyan ay kapal mukhs. Marami sa atin yan. Makapal ang mga mukha, corruption. Yun lang po. Saan makarating itong frustration ko, itong video na to sa mga kinaukulan? Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.